Hi guys! Good afternoon sa inyo lahat. Kumusta na kayo? Sana lahat ay okay lang. Medyo relax tayo ngayon dito sa Saudi Arabia. Kasi day off ko, walang pasok, 3 days off, 3 days on. Buti naman para medyo makaiwas sa mga kalaban sa labas na virus na yan na hindi ko nakikita, okay? So, ngayon po ay hapon dito. Today is April 5 na pala ngayon. April 5, 2020. Ang oras ngayon ay 3:30 na ng hapon. Okay, magluluto ako ng dapat ito tanghalian kaso inabot na ng hapon so magiging panghapunan na po ito. Okay? Magluluto ako ng ipapakita ko sa inyo ang aking iluluto na beef pares, okay? Dapat po kalimitan pagka malimit na nilalagyan ko to ng egg noodles pero wala akong available na egg noodles sana para may sabaw. Kaso wala akong stock na egg noodles na luto ko na noong nakaraang pang isang linggo. Okay, so ito, pang-ulam na ito, beef pares. Okay, papakita ko lang sa inyo kung paano ko luluto, paano ako magluto ng beef pares. Okay, iba-iba po kayo kasi ang panlasa ng tao, iba-iba yung style. Okay, depende sa panlasa nyo. Ito yung sa panlasa ko, ang sinusunod ko. Okay, syempre beef pares, meron tayong beef. Ipapakita ko po sa inyo, meron po tayong beef. Kaya lang hindi ko naman, gamit ko kasi yung iPad, so nakapatong po ng permanent, so wala akong table. Nandito na ako sa harap ng kalan. Andito ako sa harap ng kalan at bali, ipapakita ko na lang sa inyo yung aking mga sahog. Ito, meron akong beef. Ito po ay pinakuluan ko na kagabi. Itong beef na ito. Hiniwa-hiwa ko na ito, pinalambot ko na kagabi kasi ganyan ako pagka beef ang aking iluluto, gabi pa inilalaga ko na, pinalalambot ko na kasi ang gusto ko kapag umaga yung yung kanyang taba namumuo siya sa ibabaw, tinatanggal ko pa kasi yon kasi pagka mainit hindi mo siya makikita. Kailangan palamigin mo muna bago mo matanggal yung mga taba. Makikita mo mga puti sa ibabaw ng sabaw ng pinakulong beef. Okay? So, yun pong style ko sa pagluluto ng baka. Gabi, tapos umaga, tatanggalan ko ng mga sebo. Sebo ba yung tawag doon? Yung namumuong taba niya, mantika ng baka. So, tatanggalin ko talaga yun. So, anong-ano to, salang-sala ito, wala na. Tsaka malambot po ito. Yan. Hiniwa-hiwa ko na po ito, kagabi pa, pinalambot ko na. So, syempre, hindi mawawala sa atin ang mantika. May mantika tayo, syempre. Tapos, meron akong konting, black pepper, merong garlic, merong sibuyas, at saka meron pong brown sugar. May brown sugar po. Okay? So, syempre, para malasa, meron pong star anise. Ito po yung star anise. Yan. Yan po yung sinasahog po dito. Ito po yung inilalasa. So, syempre, meron tayong toyo. Okay? At naglalagay din ako ng konting oyster sauce. Okay? At saka suka. Lalagyan ko ng konting suka. Okay? Malimit pag nagluluto ako, kahit anong luto ko, nagbabanto ako, naglalagyan ako ng konting suka para siya ay hindi madaling mapanis. Okay? So, pinainit ko na po itong kalan, meron na pong oil sa aking kawali. Ipapakita. Naku, sana umabot to. Yan. Sige, okay. Kita naman siya. Ilayo ko lang dahil baka masunog ang aking
iPad. iPad yung gamit ko ngayon kasi, ay iPad, laptop. Kasi pagka laptop, madaling mag-upload. Sa cellphone kasi, ang tagal kong mag-upload. Napakatagal. Super tagal. So, eto na po. May oil na po ito. May mantika na yan. So, ilalagay ko na po. Lahat po ng aking gagamitin ay nakalagay dito sa may kalan. Tingnan nyo. Kasi wala akong space. Wala akong space. So, uunahin ko po itong sibuyas. Mainit na po yung oil natin. Yung mantika. Pinainit ko na siya. Kasi para hindi tayo masyadong humahaba. Okay? Yan na. So, halu-haluin lang natin hanggang sa medyo magano siya, maluto, yung parang makintab na. Pag makintab na yung sibuyas, yan. Pwede na isabay ito. Pero sandali lang po, mga 1 minute lang yan. Tapos isusunod ko na ito na bawang. Ito pong bawang. Okay? Marami akong magbawang, napansin nyo. Yan po. Solo lang po ako, pero dahil sa may kasama po ako dito, syempre, nakakasalo ko rin sa pagkain. Pero, ang niluluto ko po ay talagang, syempre, yung ilalagay ko sa ref yung iba. Kasi marami naman ito talaga para sa akin. So, nilalagay ko po sa loob ng ref. Tapos, yun po yung iinitin ko na lang kapag kayong, pwede lang ilagay po itong bawang. Iinitin ko na lang pagka yung dumating ako. So, minsan, pag yung papasok na ako, nagluluto na rin ako ng kanin para pagdating ko, kahit hindi siya mainit, yun na may bagong luto. 3 hours lang, 4 hours lang naman kami sa work. So, madali lang. Kumbaga, from 9 a.m. hanggang 1:30 p.m. Tapos, 3 days on, 3 days off. Bali, yung pong pinagpakuluan ng aking beef, andun po sa kaldero. Andun po sa kaldero. Mamaya po, isasabaw ko po yun dito. Minsan po, kapag may gulay, meron akong gulay. Nilalagyan ko to ng gulay, tsaka yung egg noodles. Kaya lang wala na akong egg noodles. Naubos na. So, very simple lang po naman tong aking style ng beef pares. Ito naman pong star anise kasi malasa po ito. Ito yung itsura ng star anise. O, nakita. Kita nyo, yan po. Yan po yung star anise na nagpapalasa. Okay. Yan po yung nagpapalasa. Medyo mahingalan tong star anise kaya. Pero tipid namang gamitin kasi ilang piraso lang naman ang ilalagay natin. Brown sugar yung inilalagay ko para malasa. Iba kasi yung lasa ng brown sugar kesa sa sa white sugar. Okay? Pwede nang ilagay natin ang beef. Yan. Lagay ko na siya. Igigisa-gisa ko lang po. Tapos lalagyan ko na siya ng toyo. Medyo halo-haloin ko lang siya para lumasa yung bawang niya at saka yung sibuyas niya dito. Ganyan po ako magluto ng beef. Gabi pa niluluto ko na kasi ayoko yung mayroong yung kanyang taba, yung mini-babaw. Masama yun eh. Kasi namumuo yun at mamumuo din yan sa ating mga ugat. Babara. Yan po yung bumabara sa ugat natin kapag tayong hindi natin tinatanggal. Yan po. Hindi na ako nagsusukat guys. Ako, karkulahan lang ako eh. Karkulahan.
Kung matabang, nagdadagdag ako. Kung maalat, nagdadagdag din naman ako ng sabaw. Ganun lang po ang pagluluto. Yan. Lakasan ko ng konti ang apoy para madali tayo. Naka-ready na lahat kasi kapag yung inumpisahan ko sa umpisa, sa paggagayat, eh matatagalan tayo. Eh ang importante naman, nakahiwa na yung mga ingredients, naka-ready na. Dahil alam nyo naman yung mga ingredients na yun at kilalang-kilala nyo na. Sa mga hiwa naman eh, tayo na may, kayo-kayo na yung bahala kung anong hiwa. Yung hiwa naman ng mga sibuyas, pare-pareho lang naman yun. Okay. Yan po, wala lang magawa. Siyempre, i-video ko kung ano yung ating menu for today. So, maglalagay na rin ako ng oyster sauce. Yan. Yung iba naman po, toyo lang naman ang nilalagay. Sabi ko nga po sa inyo, depende na po yun sa panglasa nyo. So, ilalagay ko na rin po itong star anise at saka yung whole black pepper. Tapos, lalagyan ko na yan ng suka. Wait lang po ha. Yahalo ko lang siya muna. Tapos, yung asukal maya-maya, yun yung medyo last. Masarap itong pang-ulam. Ang gusto ko po dito talaga ay may tamis. Yan na yan. Masarap naman guys, oh. Kung nakikita niyo talaga, ayan siya, oh. Hindi ko sinasabay yung ano, yung suka guys, kasi pag sinabay ko yung suka, parang hindi agad tumatalab yung kanyang lasa, yung toyo at saka yung ano. Ngayon pwede ko nang ilagay kasi kumukulo na siya. Pwede ko na siyang ilagay yung suka. Yan guys. So pakukuloyin ko lang ng kaunti. Yan. Para maluto yung ano, yung suka. Kasi sabi nila, yung suka kailangan pakuluan muna para hindi hilaw. Sabi nila, no? Kanino ko ba narinig yun? Sa hipag ko yata o sabihan nito. Kapag ka, kasi naka-ready itong aking paminta kasi baka kulang. Medyo ang gusto ko kasi medyo yung talab yung anghang. Kasi pag ano, naglalagay din ako dito ng sili. Kaso wala guys akong sili na yun eh. Kaya para-paraan lang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pagluluto para-paraan lang yan. Kung anong available, pwede yan. Ganun lang naman yun. So dahil may asin, siyempre, kukontrahin nyo yan ng ano, ng sugar. Dagdagan ko lang ng toyo. Maglalagay po ako dito ng ano, konting sabaw. Pwede rin naman pong marami. Depende po sa inyo kung gusto niyo ng maraming sabaw. Depende po. Yan. Mukhang masarap na guys. Nakikita niyo. Mukhang masarap na. Oh. Aray ko, napaso ako. Ayan o. Oh, mukhang masarap na siya. Para ako nagluluto-lutuan.
Yan, patatalabihin ko lang ng konti yung kanyang lasa, yung kanyang salsa. Tapos mamaya pag nilagyan ko po ng tubig, yan. Kumbaga yung lasa, itingnan natin kung okay na. So lalagay ko na po itong brown sugar. Pwede ko na ito nilagyan ng tubig. Yan. Talag na yung ano niya, yung toyo niya. So, pag nilagyan ko ng tubig yan, mag-iiba siyempre ang timplado niya. Ilalagay ko sa bawl. Ito yung pinagpakuluan ng beef. Yan. Ito rin yung pinagpakuluan ko ng beef. Siya rin yan, kaya lang wala na yung kanyang taba. Kaya titikman ko kung kulang sa alat, sa tawag dito din sa sugar, pero yung ano, yung kanyang suka, tama na yun. Ito nga po, may nakaready akong paminta. Lalagyan ko pa yan dahil alam kong wala siyang anghang. Ang gusto ko, medyo may anghang talaga ito. So, yan. Bukod dun sa buong paminta, nilalagyan ko pa nito para siya ay medyo may anghang. Masarap kumain ng medyo may anghang yung kinakain mo, diba guys? Diba guys? Wala kasing sili, so yan, paminta na lang. So, tikman natin. Guys, pwede tayo maglagay ng patis. Iba rin yung ibinibigay na lasa nitong patis eh. Since matabang din, so nilagyan ko siya ng patis. Iba rin ang naibibigay na lasa ng patis. Kasi alam nyo na, malasa to kesa sa toyo.
Sarap nito kung meron sana akong ano, meron akong egg noodles. Masabaw ang gagawin ko. Yan. Ito ang mangyayari dito. Pang-ulam. Ngayon, pag nakabili ako ng... Ito, marami naman to. Hindi naman kayang ubusin ito talaga. I-re-rev ko pa ito. Yung iba niyan. Kapag ka meron pa, bibili ako ng egg noodles. Tapos, pwede ko siyang dagdagan ng sabaw. Yun din, yung pinagpakuluan ko. Pero hindi ngayon ko gagawin yun dahil i-re-ref ko pa to yung matitira niyan. Kapag nakabili ako ng egg noodles yun, pwede kong gawin ulit. Hinaan natin. Yan. Human ulit. Ayun. Ayos na. Sakto. Okay na. Parang lasang lechon. Guys, parang lasang lechon. Kasi nga, merong sugar, merong konting may konting asin, yan. So, tapos na to guys. Napakabilis, diba? Ang bilis ng pagluluto. Tapos na ito. Pakuluin pa natin ng bonggang-bongga. Yung kulong-kulo siya. Alam nyo guys, wala itong mantika. Hindi, may mantika doon sa pagigisa ko. Pero ibig sabihin yung galing sa beef, wala. Kahit yan eh, ilagay sa lip, wala siyang makikitang taba. Kasi tinanggal ko na kanina. Yung lumulutang. Yan. So, tapos na ito guys. Pwede na. So guys, ayan na siya. Ayan na. Kita niyo. Ayan na siya. So, pwede ko nang patayin ang salam, ang apoy, at tapos na yan. Yan na yan. Okay? So, meron akong isang linggong ulam. Yan. Sa Friday na ulit mauulit siguro ang aking pagluluto. Friday na ulit ang ulit ng pagluluto ko, guys. Eh, sandali lang naman, di ba? Ang bilis magluto. Kailangan lang lahat naka-prepared na bago kayo magluto. Okay? Nahiwa na. Eh, kanina marami akong ginawa. Naglinis. Meron akong hinanap na kung ano-ano doon sa box ngayon, sa mga box. Dahil nung naglipat nga ako, lahat ng gamit ko nandun sa box. So, may mga gamit akong hinahanap na hindi ko matagpuan. So, mamaya-maya, papakita ko sa inyo naman ay ang pagluluto ko ng mani. Okay, magpiprito ako ng mani. Okay, yun nga yung hinahanap ko dun sa kahon, nakita ko na, kaya mailuluto ko na guys. Pero kailangan ko pang ng bawang, kasi syempre, kailangan maraming bawang, di ba? So guys, tapos na ang aking luto. Mayroon gabi ko kakainin kasi busog na ako. Alam niyo bang inulam ko sa gutom ko, sa sobrang libang ko sa paglilinis, at may mga kinalikot pa ako dito sa bahay. Ang dami na, hindi ko maintindihan kung ano uunahin ko, no? Kasi nga walang pasok, sinasamantala ko. So, ang ulit ng aking day off is Thursday ulit. Thursday ulit, tapos Friday day off, o di bongga. Saturday, wala ulit pasok. Eh, di bongga, di ba? O, magsasama-sama tayo sa ano, sa YouTube. May mga magagawa ako. Pwede akong mag-live streaming. Pwede akong lahat. Pwede kong ipakita sa inyo. Okay? Basta kung magluluto ako, ipapakita ko sa inyo. Kung ano man. Kung ano, baka may isi-share ako sa inyo ng mga
ideas, ganyan. Or baka meron akong mga nakahandang sermon. Okay, alam niyo naman ngayon, kailangan sermon. Sermon sa mga taong mababait na katulad ko. Lahat naman tayo eh, di ba? May kabaitan at merong medyo hindi maganda sa na ginagawa sa buhay ng tao. Ganun naman eh, hindi naman tayo perfect, di ba? O sa inyo, pag ganito ako eh, kapag ka nagluluto, may kahalo pang ibang mga ingredients. Alam mo yung ingredients? Ito na. Yung nagsasalita na ako na bukod sa pagluluto, meron pang ibang pinagsasabi. Ganun ako eh. Yung gusto ko, kung ano yung nasa sa loob ko, gusto kong ibulalas. Kasi alam niyo yung kapag ikay nasa abroad, wala kang kasama, wala kang kausap. Although may kasamahan ka, pero siyempre may kanyang buhay yun. Ako naman talaga, ako mapag-isa talaga ako. Hindi kasi ako mahilig sa makipagbandingan ba. Kasi pag may ginagawa ko, gusto ko yun lang yung ginagawa ko. Ganun ang gali ko. Sanay ako ng ganun. Kahit sa Pilipinas, kapag nasa Pilipinas ako, never akong nangapit bahay. Wala akong yung mangapit bahay, pero marami akong kaibigan. Marami akong kaibigan. Sa Pinas, hindi ako nangangapit bahay. Nasa loob lang ako ng bahay, hanggang labas lang ako ng bahay, nagwawalis lang ako. Ganun ang aking Tapos, puntala ako sa terrace, ganyan. Upo lang ako sa terrace namin. Ewan ko, ako na yun eh. Hindi ako talaga pala Ngayon, ang labas ko, pag kung nasa Pilipinas, sa mall lang ako, pag naiinip na ako sa kahit mag-solo lang ako, lumalabas ako. Ako ganyan eh, yung bang solo lang talaga ako, kahit dito sa Saudi, walang barkadahan. Wala akong barkada na grupo na nagpunta kami ng mall. Siguro minsan nangyari yung pag nayakad lang ako. Pero kung ako, hamad day off ko, solo akong maliligo, lalabas, pupunta ako kung saan ko gustong puntahan. Kasi guys, ang gusto ko, yung gusto kong puntahan, nasa mall ako, gusto ko, sarili ko yung oras ko. Magtagal ako o madali ako yung nagde-desisyon. Tapos, kung saan ko gustong pumuntang department na kung saan man, supermarket, o kung saan dyan na tingin-tingin ako, kahit wala akong pera, tingin-tingin ako. Kasi mahilig ako sa ganun, yung kahit wala akong budget, kahit pangkain lamang sa fast food, yun lang ang aking gawa. Yung wala akong bibilin. Kasi yun yung libangan ko sa sarili ko. Kasi pag nasa abroad, solo ka, kailangan mong ituon yung sarili mo sa mga bagay na malilibang ka. Yung magagandang titingnan mo. Huwag yung nagmukmuk ka sa bahay. Siyempre lahat tayo may problema, di ba? Nagmukmuk ka sa bahay tapos iniisip mo yung problema. Ang pag-iisip guys, hindi yan nakakasolusyon. Darating ang araw, masosolusyonan yan. Ang gagawin mo lang, gawin mo yung dapat sa problema. Okay? Ang problema naman guys, ginagawa ng tao yan eh. Tao ang gumagawa ng problema. Hindi man ako, maaring ibang tao ang gumagawa ng problema na nagiging problema ko. Ganun talaga. Ganun ang buhay. Ganun ang buhay. Hindi nawawala yan. Kaya nga, kailangan matutunan nating sayawan. Go with the flow. Okay? Noon, palaisip ako ng problema. Pero nung ma-realize ko, wala namang nangyayari pag iniisip ko yung problema, di ba? So, easy lang ako. Gawin ko yung nakakalibang sa buhay ko. Gagawa ako ng mga nakakaaliw sa aking kalooban, sa isipan ko, at nagpo-focus ako doon. Minsan, nanonood ako ng mga Bible, yung mga movies, Bible movies, nanonood ako noon. Kasi maraming istorya na hindi mo agad-agad mauunawaan, lalo na yung mga pangalan sa Bible. So, yun ay pinauulit-ulit ko kapag wala akong magawa. Or, nanonood ako ng mga masasayang bagay. Ganyan. Basta ganun. Tapos, eto na nga, nung nag-YouTube na nga ako, dito na ako nakafocus. Nalibang ako.
natuon yung aking oras sa pagbablog. Okay? Na maganda pa lang ibinibidyo mo yung sarili mo kasi isa itong ala-ala din eh, guys. Alam niyo ba yon? Na ang isang video na ito ay mabubuhay. Kahit wala na ako, buhay pa rin, di ba? So, maiiwan mo to sa mga kaibigan mo, sa family mo, o kung sino man ang nakakakilala. Maganda, maganda itong naisipan ko na mag-video, YouTube ko. Hindi na yun sa pagkita kasi napakahirap. Ang hirap i-reach yung 4,000K, yung 4K, 4,000 hours. Mahirap po, wag na nating isipin muna yun sa YouTube, yung kitaan. Ang isipin na lang natin is yung una, nagkakaroon tayo ng maraming kaibigan sa YouTube kahit hindi natin sila nami-meet. Okay? At doon tayo nalilibang. Pangalawa, kung ano yung aking nalalaman, isinishare ko. Hindi ba nakakatulong? Kahit sa mga gantong paraan is makatulong tayo sa tao, eh, malaking bagay yun, guys. Lalo na itong pagmamasahe, nagmamasage. Marami akong massage session, massage na pinakita sa YouTube na pwedeng pag-aralan ng makakapanood. Yung mga taong walang hanap buhay, pwede nilang gawing hanap buhay yan. So, nakatulong ako, di ba? So, masarap sa feeling ko na pinapanood ako, na pinag-aaralan nila yung mga way ko, yung mga ginagawa ko. At kahit sa simpleng lutuin na to, may idea kayo. Minsan, di ba, hindi nyo alam kung ano lulutuin nyo, kung anong ulam nyo. Ay, ano na naman kayong ulam, hindi ko na maisip. Okay? Nasa Pilipinas kayo, gawin nyo baboy. Ako, kung ano nasa ref, yun ang aking niluluto. Lalo na sa panahon ngayon dito, ang hirap lumabas, may oras. Pag uwi namin ng alas dos, alas tres, bawal nang lumabas. So, kailan pa kami lalabas? So, mabuti na lamang at ako'y pala-stock ng kung ano-ano. Pag nag-supermarket ako, bumibili ako, lahat ng sale, bibili ako. So, yun ang gawa ko. Kaya nakaipon ako. Kaya ngayon kahit papaano, meron akong pagkain. Okay? Kasi ang hirap nung ipitin mo yung pera mo. Bakit? Kakainin mo ba yung pera mo? O ngayon, may pagkain ako. May tubig ako. Kasi inipon ko yung pagkain. Alam niyo yung istorya ng langgam? Yung langgam? Ang mga langgam, kapag tag-init, naghahakot yan ng pagkain. Marunong silang mag-impok ng pagkain. Naghahanda na sila. Dahil pag tag-ulan, wala na. Hindi na sila makakagalaw. O, nag-iipon ng pagkain ang mga langgam. Ganon din sana tayo. Ngayon, itong dumating na virus na ito, hindi tayo preparado, di ba? So, kung ginawa nyo na noon pa man, yung mag-impok, mag-ipon ng pagkain, hindi kayo magugutom. Dahil ito, biglaan to eh, di ba? Hindi natin inaasahan na dumating itong virus na ito. So, ako, cool lang ako. Ready ako. Kasi meron akong impok eh. Wala akong impok na pera, guys. Wala akong pera. Hindi ko naman jujusin yung pera na yan eh. Hindi ko kakainin ang pera ko. So, ang kakainin ko is pagkain para mabuhay. Para sa family ko. Yun yun. O, di ba? Kumahaba na. Di ba may sermon na kasama pag nagluto ako? Lahat ng luto ko, ganyan. May kasamang sermon. Siyempre. Kailangan natin yun. Reminder lang. At saka mga tips ko, yung mga ganun. Para mabuhayan naman tayo ng loob. Hindi yung puro luto na lang. Siyempre, kahit papano, meron din tayong may share sa kapwa natin, di ba? Mabuksan natin ang kaisipan ng mga tao. Mamaya magbablog ulit ako. Meron akong sasabihin sa inyo. At pero ewan ko, ang uunahin ko siguro yung mani. Wait lang. Magluluto pa ako ng mani. Magbabalat lang ako ng bawang, ha? Wait lang. Pero, ganito ang gagawin nyo. Since nanonood kayo ng video ko, sana naman, kahit paano, isubscribe nyo ako. Mag-subscribe naman kayo sa akin. Para tuloy-tuloy ang ligaya natin. Kahit walang kabagay-bagay na ganito, at least may natututunan kayo sa akin, di ba? O, mag-subscribe kayo. Tapos, click niyo yung bell dyan sa baba. Dyan sa baba. Bakit? Para ma-notify kayo every time na magkaroon ako ng video.
para updated. Okay, kahit ako isang ordinaryong tao lang, mapanood nyo, may sense naman kahit paano, hindi lang luto. May kaunting pangaral, may kaunting experience minsan. Oo, halo-halo yan. So, ganyan, pakiclick yung bell dyan sa baba. Ha? Pag nanonood kayo, kung nagustuhan nyo yung aking ano, mag-comment kayo down below. Okay? I-share nyo, pwede nyo namang i-share. Okay, para makatulong din. Lalo ngayon, wala naman tayong pinagagawa, nasa bahay lang tayo. Nanonood tayo ng kung ano-ano lang. Ay, di manood naman kayo ng mga may kapupulutan ng aral. Hindi yung games lang. Oh, wala kayong mapapala. Okay, at least ito may advice ako sa inyo. Okay, guys. So, mamaya ulit magluluto ako ng mani. Pakikita ko na rin sa inyo. Very simple, kasi alam niyo naman kung paano, mantika lang naman at bawang yan, tsaka mani. Diba? Pero gusto ko kasing i-share. Happy ako pagka nagsishare sa inyo na kahit maliit na bagay lang. Okay, guys? So, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin. Okay? Kailangan mag-subscribe kayo. Kailangan i-click niyo yung bell dyan sa ibaba. Ha? Bakit? Para every time na meron akong video, magpa-pop up yan. Makikita nyo. Okay? Ang video ko naman, puro makatotohanan, tsaka walang halong plastic, hindi ako marunong ng ganun. Kung ano yung nasa loob ko, sasabihin ko. Okay? Sige guys, kailangan ko nang magpaalam sa inyo, at mamaya babalik ulit ako sa inyo para sa pagluluto ng mani. Okay? At yung mani na yun, walang katapusan yun, may susunod pa yun, pag lumamig yun. Gagawin ko siyang peanut brittle. So maraming eksena akong gagawin. Yung plancha ko, mamamlancha ko ng uniform, mamayang gabi na yun. Okay? Sige guys, I have to say goodbye for now. Okay? Thanks for watching. Okay?